DJ Chill. May bisita po tayo mula sa Mayo kay Sidnis Domlao. Magandang gabi. How are you, madam? I'm fine, DJ. You're fine. Still beautiful. Oh, yes. Even if lockdown is still beauty as in. DJ Chill. How young is you, Ma'am Nis? Ilang taon ka na? Oh, I'm old now. I'm 50, DJ. 50? Yeah. May asawa po ba? Tinawanan ako. Tinawanan ka ng asawa mo? Ay, biuda na ako, DJ. Ay, nauna siyang pumanaw. Nauna. Bakit namatay si Mister? Mahabang kwento, DJ. Ayaw huminga, yun na lang. Oo, nakalimutan huminga, DJ. Sige po, ano pag-usapan natin ngayong gabi? Yun, medyo nakakatawa, ha? Ayaw, ano na lang, love life ko nung, nung dalaginding pa ako. Yung mga masasayang eksena po, ma'am, ha? Yung mga masasayang eksena para makarelate sila dyan. Yung mga kabataan pa na mga dalading-ding, gano'n. Probinsya po ninyo? Barangay. Huwag na po sabihin barangay. Probinsya lang po. Probinsya lang. Ah, okay. Province of Abra. Asa may Abra. Kasi pag sinabi nyo yung complete info, yung barangay ninyo dito, baga sulungin yung pamilya mo dun, mahirap na. Yun lang. Sa may Abra po, sige, kwento mo sa amin nung ikaw ay kabataan, nung medyo bata-bata pa, nung umpisa mong nagka-boyfriend. DJ, kasi bata talaga ako, nag-asawa. 16 years old. Nag-aaral pa kasi ako noon, yung asawa ko, may edad ng kundi sa akin, 27. Ayun, nung nag-aaral ako, sumusunod siya sa akin kasi tumira ako dun sa bahay ng kuya ko. Dun sa kapitbahay ng asawa, na pangasawa ko. Nakitira ka, subali high school that time, parang ganun, third year, fourth year. Oh yes, first year, oh, yeah. DJ. Oh no. First year. Pero that time, 2 years muna ako nagpunta ng Maynila. Pagbalik ko sa Abra, ayun, nag-high school ako. Pero alam mo na, pag galing ka ng probinsya, pag galing ka ng Maynila, tapos pumunta ka ng probinsya, syempre medyo puti, maganda-ganda, tsaka maputi, konti. Ayun, daming nangligaw ko, no? Lagi akong sinusundan ng asawa ko dun sa school namin. Hindi ko na ano yung pag-aaral. Hindi ko na naisa ulo yung pag-aaral ko kasi laging nasa likod ko kahit saan ako nandoon. Kahit sa classroom ninyo, pumupasok pa rin siya kahit ibang year siya? Yun nga lang, hindi siya makapasok doon, DJ, kasi may teacher, nandun yung teacher. Pero paglabas, pag alimbawa recess, break time, nandoon sa mga sa mga nagtitinda ng pagkain, nakabili na, nakaready na yung pagkain. Nakaready na, ayun. Pag-uwi, nandun na naman sa likod, naging sa bahay. Pero kasi ayaw ng mga magulang ko kasi yung napangasawa ko kasi bata ako talaga, 16 lang ako. Kaya nung nag-asawa ako, ayaw nila akong payagan na ipakasal sa asawa ko kasi nga bata daw ako. 16 ka pa lang, hindi naman kayo pwedeng ikasal. Si Boy, ilang taon na si Boy? 27. Ay, 27. Bakit ano ba yung year ni Boy tapos ikaw 16? Anong year ka noon? Bakit high school pa lang siya?
Hindi, DJ, hindi siya nag-aaral kung saan ako nag-aaral. Nakatira lang ako doon sa ano, sa lugar nila, magkakapit bahay. So alam na niya pag pumasok ako, nandoon na nakasunod. Pero hindi siya pala nag-aaral? Hindi, DJ, tapos na siya. Ewan ko, tapos na siya. Yun lang. Sumusunod lang ba? Parang langaw. Ewan ko, ambot sa langaw. Itapos, edi lumipat ako ng eskwelahan, pumunta ako ng Ilocosor. Kulay na yun. Sinundan pa rin ako kasi lumipat ayaw nga ng mga magulang ko na mag-asawa ko. Pero dahil bata pa ako, gusto nila matapos muna ang pag-aaral ko. Pero pinagpatuloy ko doon. Okay. Pero nakasunod pa rin siya kasi nga alam na niya yung sinasakyan kong ano jeep na napapunta ako doon sa ano sa ibang eskwelahan. Alam na niya, ayun, sinusundan pa rin niya ako. Tapos nung ano na may nangyari na sa amin, ayun, natakot na ako sa kuya ko kasi ang kuya ko kasi police. Sabi ng kuya ko sa akin. Boyfriend mo siya, no? Sabi ko, hindi po. Kasi takot ako sa kuya ko, binugbog ako nun. Sabi ko, hindi. Ba't siya pumunta sa bahay? Sabi ng kuya ko. Ewan ko dyan, sabi ko. Pero magaling kasi yung asawa ko eh. Alam na niya yung ginagawa niya kasi syempre may edad na. Pag wala yung kuya ko, andun. Pero hindi, naniligaw po sa iyo, hindi, pero sinagot mo yun. Oo, sinagot ko sa pilitan. Aha. Doon sa eskwelahan, wag po ninyo igalaw yung cellphone ninyo, ma'am, hindi po kayo nakikita. Sabi ko naman sa inyo, ilagay po ninyo yung cellphone ninyo para hindi galagalaw. Kasi pag kunting galaw lang po ninyo ng cellphone, okay, sobra. Okay, nangawit kasi. Oo. Ipatong po ninyo sa lamisa, ipatong po ninyo. Sorry. Nangawit na yung kamay ko kasi. Sige. Sa lamisa po, ma'am. Para hindi ka galaw. Pero doon sa... Like that. Okay. Doon po sa unang eskwelahan ninyo, sinagot mo na sa pilitan bago ka lumipat doon sa Ilocosor. Parang ganun. Opo. Yes. Ayun na. No, may nangyari na. Sinagot ko na kasi nga. Aha. May nangyari na sa amin noon nung lumipat ako. Kasi ayaw ng magulang ko na mag-asawa ako. Gusto nila mag-aral muna ako tapos yung kuya ko. Kaya lumipat ako ng eskwelahan pero nasundan pa rin niya ako kaya wala na akong magawa. Nakipagtana na lang ako sa kanya. My God. Pero kapitbahay pa rin ang kuya ko kasi yung bahay nila kaya nakikita ko ng kuya ko kaya wala rin kaming ano, hindi rin ako makapagtago. Tumaanan ka, doon ka pa rin sa bahay nila nakitira, sa tapat ng bahay ni kuya mo. Oo. Oo. Wala naman ibang mapuntahan, DJ. Yun naman ang ano, ang bahay nila, so sumunod ako, pero nagtatago na lang ako. Hindi ako lumalagas. Kasi pag nakita ko ng kuya ko, bubugbog yun daw ako eh. Pero siyempre, inahanap ka ng kuya mo. Alam niyang dyan ka lang sa tapat. O alam niya, DJ. Pero hindi naman niya, hindi naman niya pwedeng pasukin yung ano, yung bahay naging asawa ko. Nag-live-in na lang kami kasi nga hindi nga naman kami pwedeng ikasal kasi minor de edad pa ako. Hanggat nakaapat kami ng anak. My God. nakaapat kayo ng anak pero hindi kayo kasal. Hindi pa rin kayo kasal. Hindi pa, DJ. Nung 19, ano na lang. Malalaki na yung mga magpapasok na nun sa school yung mga anak ko nung ano. Nakikasar kami kasi nga kailangan nila ng marriage contract. Para... So, yun. Sa mga estudyante. Kaya,
Nagpakasal na lang kami, pero pa, ano pa, ang tawag dito? Yung mass wedding ba kung tawagin? Mass wedding. Parang kalahatan, marami kayo kinasal, parang ganun. Oo, ganun din yan. Kasalang bayan. Maganda nga oo, yan. Oo, walang bayad yun. Libre. Libre. Oo, buti libre nga yan. Libre nga. Pero malalaki na nun ng mga anak namin. Hindi ko nga alam na ano eh, na gano'n nangyari kasi nga nandun ako sa Singapore dati. Nag-Singapore ako. Hindi mo alam na? So, sabi ng asawa ko, hindi ko alam na ay kasalan pala. So bali pagdating mo na lang, saka kayo nagpakasal, hindi mo alam. Ganun. Hindi DJ, biglaan lang. Hindi ko alam kung bakit nangyari yung gano'n na nandun ako sa Singapore, pagdating ko, kasalan na pala. Sabi ko, kasal? Ganun ba yun? Kasi kailangan nga daw ng anong birth certificate ay yung marriage contract ng mga bata sa pasok sa school. Sige. So, ayun, umuuna ayun lang na ako. Ayun na, no? Paano ka naman nakapunta sa UK ngayon? Nakapag-asawa ka ng ano? Hindi, DJ. Nung namatay yung asawa ko ng 1999. Oh, tagal na pala. So, ilang taon na? Halos 20 years mahigit na, no? Maliliit pa yung mga anak ko nun, DJ. Mm-hmm. Kaya, ang ginawa ko, nag-abroad ako ng 2001 sa Singapore. Tapos, noong 2008, nag-Spain ako. Kasi nga, nakahanap ako ng pinag-part-time akong Spanish sa Singapore. Tinulungan ako, DJ. Kasi nga, naawa sa akin yung amo, sabi niya. Bakit day off mo, nagpa-part-time ka? Sabi nga nung amo, DJ. Eh, sabi naman nung katulong niya, kasi nga apat yung anak ng amo, kaya ako pinag-part-time doon. Kasi ma'am, nagka-college na yung mga anak niya, sabi nga nung kaibigan ko. Eh, kailangan niyang magtrabaho kasi nagpapa-college na siya, yung gano'n. Tinulungan ako ng kaibigan ko. Ah, mabait yung kaibigan mo, tsaka masipag. Tulungan natin siya. Gusto mo bang pumunta sa Spain? Sabi ko gano'n yung amo. Ay, sabi ko naman. Totoo ba yun, ma'am? Are you sure, ma'am? Sabi ko naman gano'n. Pero akala ko, biro lang. Kunwari, kinuha yung Xerox copy ng passport ko. Tapos pinicturan ako. Naghintay ako ng 2 buwan. Tapos meron na dumating na ano. Hi, Miss Namlao. Sabi ko gano'n. Your papers is approved. You can come to Spain, sabi mo. Alam mo, dag ako. Pero may trabaho pa ako noon sa Singapore. Buti na lang, hindi ako tinerminate nung amo ko dati. Mabait kasi. Ayun, DJ, nakapunta ako ng Spain. 98 years ako doon. Tapos kinuha ko yung 2 anak kong babae, DJ. Si Spain. Ayun, nandun sila. May 2 lalaki doon sa Pinas. Yung 2 babae. Lahat may asawa na. Yung 2 babae doon sa Spain, yung 2 dito sa Pilipinas. Lalaki na naman dito. Oh, yung 2 lalaki nandiyan sa Pinas. Yung 2 babae na sa Spain. Eh ako naman dito sa UK kasi nga, gusto kong tumayo sila sa sarili nilang paa. Kasi yung mga anak ko, paasa. Paasa yung 2. Ano ba? Makamama nga. Lahat ng kailangan mama. Ngayon, gusto ko dito sa UK para ma-enjoy ko naman yung life ng single. Wow. Oo naman. Wow. May boyfriend ka ngayon. May asawa. Wala. Boyfriend. DJ. Pero ano naman DJ, okay naman na siguro kasi nga yung mga anak ko may mga asawa naman na lahat. Eh syempre nag-iisa naman na ako kaya ayun, kumuha ako ng kaibigan. Kaibigan lang, hindi ko takot ako mag-asawa DJ. Hindi ako na mag-asawa.
Boyfriend, boyfriend na lang. Yung ano, isa lang. Kaibigan na lang. Friends with benefits, ganyan. Hindi naman. Kasi, kung may trabaho siya, may trabaho din ako. Mm-hmm. Kung may pera siya, may pera rin ako, di ba? Mm-hmm. Hindi, ibig sabihin niya, benepisyo. Yung tipong hindi naman benefit sa pera eh. Yung bagay-bagay ba? Alam mo na yun. Parang ganun. Yun nga lang, yun. May katabi minsan kasi malamig dito eh. May kayakap ba? May nagpapala, nagpapainit ng banig. Oo ah. At, pero parang kayo... May kasama ba minsan? Parang kayo, parang hindi. Parang ganyan. Hindi kami talaga, DJ. Kami talaga kasi... Ay, ganun. Babanatan ko naman pag may iba eh. Talagang dadagukan ko. Alam mo na mga Pilipino, DJ, hindi nagpapaloko. At lalong hindi ako manloloko. Pero pag ako'y naloko, nako, parang leon o tigre. Mm-hmm. Kalibin mo dyan ah. Pero walang pamilya, walang asawa. Hindi ko kalibin, DJ. Doon siya sa bahay niya, dito rin ako sa trabaho ko. Sige na nga lang. magkita lang pag may time, ganun. Eh, siyempre, trabaho muna, DJ, di ba? May asawa po ba siya? Tsaka, binata talaga? Wala, DJ. Biyudo din siya. Biyudo. Alang asawa. Biyudo. Pero may edad na nga lang siya. Mas mm-hmm. may edad sa akin. Mm-hmm. Pero pwede pa naman. Pwede pa naman. Eh, kung baga sa damo ay buhay pa naman. May kasabihan nga, may kasabihan, di ba? Anwin mo pa yung damo kung patay na yung kabayo, pero hindi pa naman. Buhay pa naman yung kabayo tsaka yung damo. Kaya kinakain. My God, I hate that. Sige ah, buhay po ninyo yan. Total, wala naman kayong mga sabit, no? Mas okay yung ganyan, no? Oh, wala naman akong sabit. Oo. Mm-hmm. Mas maigi nga yun eh, kahit nga ilagay ko sa Facebook eh. Mm-hmm. Wala naman akong pinagtatakpan. Diba? I'm free and he's free, diba? Mm-hmm. Okay naman yun. So nakapublic din pala yun kayo? Yun minsan. Nakapublic pala kayong dalawa na kung, alam na rin ng bawat iba. Ah, ng bawat isa. Pamilya mo, anak mo. Mm-hmm. Pero siya hindi siya nakapublic, DJ ako lang. Yun lang. Sige, ha? At least masaya ka na ngayon sa sitwasyon mo. Ma'am Nes, Domlaw, mula sa Mayoke. Maraming salamat sa pag-share ng Love Lines. Thank you, DJ. Pwedeng pa shoutout, DJ? Oh, sige, go ahead. Pwedeng bumate. Mm. Binabati ko yung Happy Mother's Day and Happy Birthday to my daughter in Spain. Lynn and April. Love you all, and yo tengo una nieta, se llama Dobri. Hola Dobri, que te quiero mucho, veremos pronto, adiós. Maraming salamat, thank you sa pagtawag, bye-bye. Thank you, goodbye. Puti lang pa naman ako kumanta. Akala ko katatawag, akala mo ba na pinatawag ko? No, no, no.
Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Hey, the Jam is here!